Nagsimula ng pamimigay ng fuel subsidy sa mga tsuper ng PUV na apektado ng nagdaang sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Pero ang ilang gasolinahan hindi raw naabisuhan tungkol sa programa. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Magandang balita ang sumalubong kay Mang Percy at sa kanya mga kasama sa terminal ng jeep dito sa Mandaluyong City. Natanggap na kasi nila ang 7,200 pesos na fuel subsidy na direktang hinulog sa kanilang Pantawid Pasada Program o PPP card. Ay, malaking tulong talaga yun kasi ang mahal ng gas ngayon, tapos ang hirap ang biyahe dahil sa pandemic. Dalawang linggo lang yun kasi 1,000 isang araw, wala nang 1,000 ka eh. Ang ikakarga ko naman sa diesel yun, mga kahit palagay ko 800, dalawang linggo. Malaking bagay na rin yung para sa 1 linggong hindi na kami magkukonsumo ng pandiesel namin. Hirap na hirap po. Pag hindi kami kumayod, walang kakainin. So matotal, nasa 1 bilyong piso ang nakalaang budget ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa Fuel Subsidy Program. Hahati-hatiin yan sa 136,000 na tsuper ng jeep na benepisyaryo ng programa. Kaya nasa 7,200 pesos ang matatanggap ng kada isang tsuper. Sa ngayon, 85,000 pa lang daw ang may active cards at 78,000 na sa kanila ang nabigyan ng ayuda. Pero ayon sa grupong Piston, wala pa sa kanilang mga kasamahan ang nakakuha ng ayuda. Ang problema pa rito, nasa mga operator ang mga PPP card sa halip na hawak ng mga tsuper. Hindi lahat ng operator ay nakatanggap. Kaya nung nagkakaroon po ng mga pagdinig sa Kongreso, sinasabi natin dapat na makatanggap po ng subsidiya so sa pinungan ng mga ayuda ay dapat yung mga driver mismo. Kung tutuusin din daw, kakarampot lang ang ibinigay na fuel subsidy. Hindi sasapat, ano, lalo na kung tuloy-tuloy naman tumataas po yung presyo ng petrolyo. Mula po noong August 31, ay halos 336 pesos kada araw ang nawawalang kita ng mga driver na nagkukonsume ng 20 liters per day. Dapat ang galawin na ng gobyerno dito ay ribikisahin na yung 12% IBAT na lang eh, yung old regulation law, saka yung trend law, saka yung sexta. Inaayos na rin ng LTFRB at Land Bank ang listahan nila para mabigyan ng PPP card ang ibang tsuper. Pero paalala ng LTFRB, our beneficiaries should exclusively use this card, the amount loaded in their cards, exclusively to pay for fuel purchases at participating gas stations nationwide. Sa ngayon, 9 na fuel outlets sa bansa lang ang pwedeng mag-redeem ng fuel subsidy. Pero sa pag-iikot ng aming news team, sinabi ng ilang gasolinahan na wala pa silang natatanggap na abiso ukol sa programa. Nagbabala naman ang LTFRB na bukod sa pagpapagasuin na lang dapat gamitin ang ayuda, bawal ding i-withdraw ang pera. Kung gawin ito, posible raw na ma-disqualify sa programa ang mga card owner. Yung iba dyan, kung i-withdraw nila no, sa mga ATM, machines. We have a mechanism for that. We will be requesting Land Bank to provide us a copy of those no, na nagbabiolate dun sa undertaking nila. And then we will issue a show cause order. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.